po mga kabigers, andito pa ulit. Nag-shine po ako dahil sa bagong natutunan. At nakaka-enjoy po pala talaga ang pag-re-page. Kaya sa aking pag-aaral at sa aking pong, sa aking din pong mga natutunan at matutunan, ay gusto ko pong kasama niyo kayo. Kaya sa mga nating sa akin po, samahan niyo ako. Meron akong i-share sa inyo. At itong i-share ko sa inyo is napakasin din this week, pero napaka-effective na nakasasabi. Ito ay no-bake cheesecake. Opo. At no-bake cheesecake ay karamihan sa mga nakakakilig ito ay talagang naghahanap at nakukontento. So, sa paggawa ng baked cheesecake, ng baked cheesecake ay meron po tayong base o po ang gagawin. So, sa base po natin, ang ating gagawin ay mag-aaral po tayo ng very house o po. Tapos, lagyan po natin ng baked butter at asukal o pagbibili po sa paglasa na gusto natin yung tamis. Kung gusto natin matamis, lagyan natin yung asukal at gusto na natin yung katamtaman, magbibili po sa paglasa natin. At magbibili po kung, for example, ay worker po yan. So, magbibili po sa paglasa na gusto na natin. So, sa ano lang po, sa mixture, ang kailangan natin ay isang 2 cups ng cream cheese. Opo. 2 cups ng cream cheese at 1 cup ng whipping cream. So, whipping cream, all-purpose cream o heavy cream para pwede nyong ihalo po nito. At hindi po tayo gagamit ng sukal doon po sa aking na pag-aralan o sa tinuturo sa akin ay dahil tayo mga Pilipino ay mahilig magamit ng condensed milk. Kaya ito po, gagamit po tayo ng condensed milk. Okay po? At ang unang gagawin po natin ay gagawin natin ay paghalo po natin, ibibit natin yung cream cheese. At ito po, dahil hindi natin nanghanda ng ating cream cheese ay medyo matigas pa po siya. Kasi dapat mailabas to at least 30 to 1 hour ay nailabas na po sa chiller para kahit pa paano ay hindi na siya mahirap. Hindi na siya mahirap si Bibi. Okay? At ito, dahil medyo malambot na siya, lagay natin ang condensed milk. Okay? Thank you.
para po masiguro natin na lahat ay ma-mix ng maayos, i-script natin yung ating script po natin siya. Meron po akong hand mixer, pero ang ginamit ko po itong hand mixer para kung tayong mga baguhan sa pag-aaral ng baking ay hindi naman lahat agad meron tayong gamit. Kaya kung meron tayong hand mixer ay mas maganda at mas madali namin siya magamit. Pero kung wala pa tayong hand mixer ay kahit itong hand mixer ay hindi natin gamitin. Dagdag na natin ang cream. Ang cream na ginamit ko po, dahil wala akong heavy cream, ang ginamit ko po ay whipped cream o yung tayo na namimix siya ng maayos, wala na siyang buo-buo at magiging smooth yung ating so, yan pa lang ito para ayun po.
ang smooth na niya, ang ganda na niya. So, ngayon, ang ating cheesecake para magkaroon ng magiging cold siya na hindi siya madaling babagsak, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng gelatin. Okay? Mag-ano tayo ng isang tablespoon ng gelatin at apat na tablespoon ng tubig at haluin po natin yan hanggang sa matuno yung ano. Pagkatapos, iinitin po natin siya. Okay? So, tara, tuta. So, ito po yung ating gelatin. Okay po? Ayan. Tuloy-tuloy lang natin siyang i-ano para matunaw siya at hindi natin siya pakuluin, ha. I-ano lang natin siya, yung makita lang natin na uusok siya pero hindi na natin pakukuluin. Okay? At kailangan tuloy-tuloy natin yung ating paghalo para hindi mamumuo yung ating gelatin. Okay, ayan, okay na. Kita mo? Diba? So, medyo malapot na siya. So, ngayon, dali. Ihalo na po natin yung ating gelatin. Oh, yung ating gelatin is mainit-init pa, pero dapat ganito siya. Ihalo natin na mainit pa para mamimik siya na maayos. Kasi pag ilagay natin to na medyo malamig na, ang mangyari, magbuo-buo yung ating cream cheese. Okay? So yan, ihalo na natin siya. Pagkatapos ay ipipit natin ulit para ma-halo natin yung po na nahalo na natin at pwede na natin siyang ilagay sa ating hinanda na talagyan natin ng ating butter o ng ating cream cheese na. Okay? So meron lang akong hinanda dito ng maliit na lalagyan kasi gusto ko ito dadalhin at ipapatikim sa akin kasama sa trabaho. Kaya nalagyan ko siya dito para ito ay makapagpatikim lang ako sa kanya. Ilalagay ko na po itong ating butter dito sa hinanda kong ano. Okay.
una teacher. Okay, nandito na po ang ating cheesecake. So, ang ating cheesecake ay i-chill po natin siya. At least 6 hours to 12 hours natin siya i-chill bago natin siya lalagyan ng topping, kung ano man ang topping na gusto natin ilagay dito. Okay po. So, ilalagay natin siya sa chiller at after 6 hours, lalagyan po natin siya ng topping. Okay po. Ayan po, ito na po. Ready na ang ating cheesecake. So ngayon ay tatanggalin ko na po siya sa kanyang frame. Ayan na. Okay. Ito na po ang ating cheesecake. Okay. So kung napansin nyo po, meron po akong nilagay dito na parchment paper o baking paper. Kasi po, yun na yung pinaka-purpose ko. Ilipat ko po siya sa cake base, sa cake board. Okay? Pero kung kayo naman po ay gagamit ng ilalagay nyo po ang inyong cheesecake katulad ng mga container, katulad ng mga ganito, ay hindi nyo na po kailangan maglagay ng ano, kaya yung mga aluminum na ano na lalagyan. Opo. Ito po yung meron po talagang pinaka ano dito na nilalagay nila para magiging, tingnan nyo po, medyo maano yung kanyang gilid dahil hindi po siya ganun ka fine. Meron po siya talagang plastic cellophane na tawag po noon, na talagang pag yun ang ilalagay nyo po dito, napakakintab po ng gilid ng ating cheesecake. Ganun. Oh. So ito po, ang aking nilagay na filling, topping is blueberry. No? Blueberry filling. Opo. Yung content po ng blueberry filling na gamit po ay 50%. Oh. Kaya po, napakasarap ito. Opo. So, inilipat ko po siya sa ano. Inilipat ko na po siya sa cake base.
ngayon sa inyo. Para po kayo ay magiging updated sa aking sunod na matutunan at sunod na mai-share ko sa inyo, ay mag-subscribe po kayo sa aking channel at i-like at i-share nyo rin po ang aking mga video. So, see you po sa susunod sa exciting na kasunod na matutunan ko at mai-share ko sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.